Okay na? So tuloy na natin ang ating discussion sa Property, Plant, and Equipment Accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa borrowing costs. Pero bago natin basahin ang kanyang textbook definition at tuluyang lumalim sa kanyang accounting, una muna nating pag-usapan kung ano ang qualifying asset. Okay? Qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for the intended use or sale. Sa madaling salita, siya yung asset na hindi pa ready at the very moment. But rather, nagpe-prepare pa siya para maging asset. At yung kanyang preparation ay hindi din ganun kadali. But rather, it takes a substantial period of time, meaning matagal, bago siya maging asset. Kaya nga itong word na asset, merong adjective na nauna, qualifying, inaalam pa. Di ba ganun din yung qualifying exam ninyo? Hindi ka kaagad pasado dun sa course or sa subject, but rather nakadepende pa sa resulta ng magiging exam. Kasi because of that exam, you will know whether you are qualified or not. Kaya nga yung term ay qualifying. Same goes true. Hindi pa siya talaga yung asset na ready for intended use or sale. But rather, pine-prepare pa siya. Kaya again and again, yung term ay qualifying asset. Para mas maunawaan, let's give example. We have here manufacturing plant, power generation facility. Kung iisipin ninyo kung paano siya gagawin or bubuuin itong dalawa, hindi ba sobrang tagal niyan? Ganun ba kasimpleng gumawa ng generation facility? Yung nagkikreate ng kuryente? Nung manufacturing plant, imagine, kunyari sobrang laki nun, do you think it just takes several days or ready na kaagad siya? Di ba hindi? But rather, most will take years to construct. So meaning, yung qualifying asset is yung scenario na yung asset ay hindi pa buo, but rather ginagawa pa lang. Kaya nga qualifying yung tawag. Okay? Now we have also intangible asset and investment property. Pinupunto lang niyang example na yan na itong topic na ito, itong borrowing cost ay hindi lamang para sa PPE. But rather, provided present itong qualifying asset, whether that is intangible or investment property, there is a substantial period of time to prepare, ia-apply nyo din yung matututunan dito sa borrowing cost. Moreover, hindi lang itong apat na to ang pwedeng maging example niyan, yung qualifying asset niyan, but rather madami. Let's say gumagawa ka ng aircraft, ng barko, di ba hindi naman ganun kadaling gumawa ng pere ng aeroplano? Therefore, habang preparation, pwede pasok itong borrowing cost. Halimbawa, gumagawa ka nga ng tulay at kung ano-ano pang mga assets mo na matagal gawin, pasok po itong accounting na to. Hindi lang basta sa PPE, but rather, okay, maaaring sa ibang asset pa din, provided nandun na ngayon essential characteristics o yung idea, qualifying asset ba? If yes, therefore, we can apply this borrowing cost. Tumuli pa tayo, doon naman sa mga items na hindi nakakasama sa capitalization kasi hindi sila qualifying asset. Una, we have the assets measured at fair value, such as biological asset. Ano ba ito? Yan yung mga asset na mayroong buhay, kaya nga biological, normally plant and animals. Baka kasi isipin na let's say animals, let's say baboy, di ba pinapalaki mo yan? Di ba hindi din naman ganun kabilis lumaki yung mga baboy? Lalo-lalo na kung gusto mo yung sobrang taba. Therefore, it may take also a period of time, substantial period of time. Pero ang tanong, pwede ba silang maging qualifying asset? Therefore, ma-apply itong borrowing cost? The answer is no. Kasi nga, okay, sinabi ng standard, bawal yung mga mini-measure at fair value. Kung sakaling naturo na sa inyo o napag-aralan nyo na nga yung biological asset accounting, therefore malalaman mo yan yung kanyang measurement. Pero kung sakaling hindi pa, basta tandaan mo na lang muna sa pagkakataon ito na hindi kasali itong mga biological asset kahit sila pinapataba mo pa or piniprepare mo para maging karne. Something like that. O yung tanim mo, inihintay mong mamunga. Okay? Hindi sila kasali kasi they are measured at fair value. Moreover, hindi din kasali yung inventory. Even if it takes substantial period of time to get ready, in-exclude din ang standard yan.
Bakit? Kasi yung inventory, normal mo kasing ginagawa yan. Normal mo siyang ibinibenta. Repetitive in nature ang inventory. Therefore, wag na din siyang i-apply. Kasi medyo komplikado or parang medyo kakaiba itong discussion sa borrowing cost. Mamaya mas ma-appreciate natin. Again, hindi kasali ang inventory dito. Kasi hindi din nga siya qualifying asset. But rather, part of procedure mo yan. Yan yung production mo, di ba? Eh, nagkataon, mahaba yung process, di ba? Pero still, that is production of your own inventory. Katulad dito, yung alak, di ba? Na habang tumatagal daw, lalong sumasarap. Kahit taon bago mo siya ibenta, still hindi pasok ang borrowing cost. Kasi, inventories. Yun yung pinakang dahilan, inventory kasi. Okay? And also, assets that are ready for either intended use or sale when acquired. Kung yan man ay PPE, intangible, investment property, nung binili mo't ready na sila, hindi rin pasok sa borrowing cost. Bakit? Hindi kasi siya qualifying asset eh. Because at the very moment, they are already ready for intended use or sale. Okay? Too much for the exclusion. Okay, ngayon, para mas ma-appreciate pa itong ating discussion, pag-usapan na nga natin, ano ba itong borrowing cost na to? Okay, bakit related yan dun sa ano? Dun sa qualifying asset? Ano yung dahilan? Ba't sila magkadikit, di ba? So, borrowing costs are interest and other costs that an entity incurs in connection with borrowing of funds. Meaning, nangutang ka. Di ba? Kaya nga may borrowing costs. At ang pangungutang mo ay merong cost. Ano yun? Malamang yun yung dahilan kung bakit nagpautang yung other party. Meaning, pag nagpautang sila, meron silang hinihinging kapalit. Sa point of view mo tayo yung nangutang, yung hinihingi nilang kapalit, malamang yun yung ibibigay natin. Eh, ano ba yun? Natural yun yung mga interest and other costs. Ibig sabihin pala ganito, kung i-relate na kaagad natin dito sa qualifying asset, nagko-construct ka ng manufacturing plant. Yung perang inutang mo ang ginamit mo pag-construct niyan. Ika-capitalize mo ba yung inutang mo? The answer is yes. Kasi nga directly related siya dun sa construction ng manufacturing facility mo, di ba? Kasi yun nga yung ginamit mong pondo eh. Ngayon, yung inutang mo nagkakaroon ng interest expense. Ang common thinking natin, nung hindi pa malalim ang alam natin sa accounting, lahat ng interest ng utang, anong entry? You debit interest expense and you credit cash when you pay the interest, di ba? At anong, lagi bang ganun? The answer is no. Yung debit mo na interest expense ay pwedeng mapalitan. At pwede mong ang i-debit ay asset. Let's say, manufacturing facility yung debit mo. Bakit? Eh kasi nga, pasok siya dito sa borrowing cost accounting. Bakit may pwede mong i-debit yung asset? Di ba? Kasi nga, pasok yung asset sa qualifying asset. So again and again, kung sakaling merong qualifying asset, lahat ng interest pertaining to that construction or that preparation can be capitalizable kasi nga related siya doon. Di ba? Na maaaring hindi ka nga kasi mangungutang kung hindi ka magkoconstruct. Again, kung hindi ka magkoconstruct, baka hindi ka mangutang. Eh, the fact na gagawin mo yung construction ng manufacturing plant mo, nangutang ka. Eh, nagkataon yung utang mo merong interest. Therefore, necessary ba yung interest para makonstruct mo yung plant facility mo? The answer is yes. Therefore, the interest is not an expense but rather capitalizable because that is necessary. Hindi ka makakapag-construct nang hindi ka mangungutang. At collateral nga yung interest noon. Kasama na, ibig mo sabihin. Kaya kinakapitalize nga siya. Kung qualifying asset. Okay, so much for that. Ano ba yung mga example ng pwedeng i-capitalize? Okay? Those are interest expense na nga, nasa definition, calculated using the effective interest method. Kasi natural, ito nga yung pinakamagandang method. Basta sa ngayon, lagi po nating tandaan, hindi na lahat ng interest ay ini-expense, but rather, pwede nang ma-debit sa asset account kung yung asset ay qualifying. And then we have the finance charge with respect to finance lease. Finance lease is another topic, di ba? Yung upahan, pero ang totoo, hindi ka naman nangungupa. Pero ang punto pa din natin is still, that is a finance charge. Di ba ang interest ganun din? Related sa utangan. Kaya nga ang tawag yung sa mga na pinapangutangan mo ay financing, di ba? Kaya therefore, ganun din yung finance charge. May pwede rin yan. Same nature sila. And then, exchange differences
arising from foreign currency borrowing to the extent that it is regarded as an adjustment to interest costs. Kung susumahin yan, kung uunawain sa pinakasimpleng paliwanag, related pa rin yan sa interest. Nga lang dahil yan ay foreign currency borrowing. Let's say ikaw ay nag-ooperate sa Pilipinas, nangutang ka sa ibang bansa. Ang iyong paggagawa ng financial statement, yung iyong preparation, yung iyong presentation, malamang dapat naka-Philippine peso. E nagkataon ang utang mo ay galing ay sa ibang bansa. E ngayon, merong translation na mangyayari na maaaring magkaroon ng differences. By the way, pag-uusapan ito is advanced accounting. Okay? Ang punto lang natin, yung exchange rate kasi ng bawat bansa ay maaaring nababago araw-araw. Eh dahil doon, there is a translation, okay? Or the exchange difference, ay merong ganong nangyari. Eh ang punto, isa pa, related naman yung adjustment doon pa rin sa mga interest. That's why it can also be included in the borrowing cost. Not because there is an exchange difference, but because the exchange difference is related to interest cost. Kung sakaling ibang bagay related, malamang hindi rin sa borrowing cost. Diba? Okay, so again and again, borrowing cost is the cost of borrowing. Nangutang ka nung hinihingi nilang kapalit. Finance charge, interest. Okay? Tuloy pa tayo. Kailan ba magsisimulang mag-capitalize ng interest expense? Ibig sabihin, kailan mo i-debit yung asset sa halip na interest expense? Commencement. The following must all be present. And those are, there is already, the entity already incurs expenditures. Okay, the entity already incurs borrowing costs. And there are activities necessary to prepare the asset. Okay, liwanagin natin isa-isa. Nangutang ka na daw. Okay? At yung utang mo, tumatakbo na yung interest. Kaya nga ang sabi, there is already incurs borrowing costs. Okay, meaning, pwede kasing yung utang mo, sabihin nila, wag mo na magbayad ng interest for the next 3 months. So that therefore, pwede na bang mag-recognize ng borrowing costs noon? Hindi pa. Kasi wala pa namang talagang actual interest expense. Kasi nga, ang usapan ninyo, after 3 months pa bago magka-interest, kinakailangan magkaroon muna ng borrowing costs. Totoo na nagkakaroon na ng interest expense. Same goes true, dapat nagkaroon ka na rin ng mga expenditures pertaining to the preparation of qualifying asset for intended use. Ang ibig kong sabihin, let's say nangutang ka, pero 3 months after pa, bago ka nagsimulang mag-construct, therefore, doon ka unang namili ng materials para sa asset na binubuo mo. E ang punto, yung interest tumatakbo na ng 3 buwan. Pwede na bang i-capitalize yung mga interest na yon dahil sa hindi pa? Kasi nga, kinakailangan, okay, nagkaroon muna ng actual expenses mo doon sa inyong kinukonstruct. Same goes through, kahit nagsisimula ka na, kung hindi pa naman tumatakbo yung interest dito sa pangalawa, okay? Ika-capitalize mo na ba yung interest? Natural, hindi pa, wala kang ika-capitalize dahil hindi pa naman talaga tumatakbo. Kinakailangan mangyari yung mga yan. Moreover, there must be an activity necessary to prepare that asset. Yeah? Meaning, may activity talaga. May nagbubuo na, may naghuhukay, ganun. Pero hindi lamang talaga yung physical activity ang sinasabi dito. But rather, sapat na rin naman yung mga technical activities. Halimbawa, nagpiprepare ng plano, inaayos yung mga legal documents in order for you to prepare that asset. Sapat na yun. Pwede na rin magsimula yung capitalization ng borrowing costs. Again and again, okay? There must be an actual expenses on your side kaya ginagawa ka na. Pwede kasing wala kang ginagawa, pero nagkakaroon ka ng gastos, di ba? Kasi ibang bagay, okay? At taas, ang isa pa, dapat totoo meron ng interest. Yun daw yung moment, dapat all of them are present for you to start commencement, okay? The capitalization of the borrowing goes. By the way, segue ko lang, maraming narilito dun sa word na commencement. Kasi inaalala ko yung tapat ng bahay namin, doon madalas nangyayari mga graduation, di ba? Kasi nga, court siya, parang ano siya, plaza. Okay? Eh, napapansin namin, commencement exercise. English yun. Tapos yung iba, pagka-pinalta naman ng banderitas, let's say, ibang school naman yung magpapagawa ng graduation, ang ilalagay nila Tagalog. Nakalagay yun, araw ng pagtatapos. Di ba? Commencement exercise, araw ng pagtatapos. Tapos nag-aral ako ng accounting, hindi naman ako magaling sa English dati. Okay? Hanggang ngayon,
ginamit word commencement, ako nalilito. Bakit doon sa graduation, ang ginagamit ay commencement, Tagalog, pagtatapos. Tapos dito, commencement, pagsisimula. Bakit ganun? Di ba? Kaya nung nare-reason out ko na lang, segway lang po ito, ano? Okay? Yung commencement exercise ay parang simula, ano, pagtatapos ng isang yugto pero pagsisimula ng bago. Okay? Kumbaga, pagtatapos ng graduation mo, pero totoo, simula ng bagong mundo mo. Let's say, graduate ka na sa bagong mundo na yan. Anyways. Okay, nakakalito talaga, ano, ba't yung commencement yung ginamit? Tapos araw na pagtatapos. Magsisimula nga ang commencement, di ba? Anyways, okay, so ang punta lang natin, provided present itong mga to, pwede nang i-capitalize po yung borrowing cost. Pasensya na. Let's move on. Okay? Normally, pwedeng lakawan itong suspension kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, meron yan. Pero katulad ng isang relasyon, okay, pwedeng maging kayo hanggang dulo, pero in between, nagkakaroon ng mga breakups at kasi kakabalikan kayo. Therefore, there are points na nasuspended. Kasi nga, ang sabi naman nila, okay, kung sakaling maghiwalay kayo sa in-between, doon yung marirealize na kailangan nyo pala yung isa't isa. So therefore, kailangan din yung ganong kaunting, ano, parang, ang tawag ganun, yung parang naghihiwalay kayo ng kaunti, nawala yung word ko. Pero ang punta yung tipong nagkakaroon kayo ng parang cool off, yun. Yung cool off ninyo, baka necessary rin siya doon sa relasyon, okay? So suspension. Liwanagin natin. Yung suspension kasi ang idea ganito, ano, yung pag-construct mo, matagal siya. Oh, matagal siya, maraming pwedeng mangyari. Kasi hindi naman siya madali eh. Mahaba kasi eh. Maraming pwedeng mangyari. Isang taon nga, nung magka-COVID, ang laki ng nabago, di ba? So therefore, ang punto, maraming pwedeng mangyari. Yung pang mangyayari in between is necessary. If the answer is yes, katulad ng pull off ng jowa nyo, para ma-realize nyo na buo dapat kayo, therefore, it is capitalizable. So same goes through with this. Kung yung suspension ay necessary or cannot be avoided, therefore it can be capitalized. Pero kung sakaling yung suspension, okay, nung project, nung construction ng project, ay hindi naman necessary, therefore, it will be treated as an expense. Anong example? Okay? Normal daw po yung suspension capitalized. If not necessary, it will be treated as an expense. Halimbawa, nagkukonstruct ka ng bridge, okay, ng tulay. Nga lang, dun sa lugar mismo ng pinagkukonstrukan mo, tuwing darating yung pag-ulan, nagkakaroon talaga ng pagtaas ng tubig. Hindi na yun naiiwasan. Nature na yun ng geography kung saan ka nagkukonstruct ng bridge. Di ba? At dahil dun, hindi matuloy yung construction mo ng ilang linggo, ng ilang araw. Ang banong dun, tuloy-tuloy pa rin, di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung interest expense, tuloy-tuloy pa rin yung interest. Ang tanong, ikakapitalize mo pa rin ba? Ay hindi ka nagkukonstruct? Di ba walang ano, walang activity? Okay, ikakapitalize mo pa rin ba? The answer is yes. Because that is normal on that geographical location. Halimbawa, nagkukonstruct ka nga ng isang ano, plant facility. Ngayon, nag-post kayo ng kundi. Sabi yung tigil nga muna natin itong pagkukonstruct. Usap-usap muna tayo mga engineer, mga architect. Alamin lang muna natin yung mas maganda pang plano. Is it necessary, yung suspension na yun? Is it part of the planning? If the answer is yes, therefore, all of the borrowing costs will be capitalized too. Pero kung sakaling again and again, hindi naman necessary yung mga sitwasyon kung bakit na-suspend yung project. Okay? All of the interest on that particular period. So, ibig sabihin kung ganito, kahaba yun, suspended meaning in between siya, hindi yan necessary. Therefore, it will be expense. Yung other side, capitalized. Okay, tuloy tayo. Anong example po noon? Halimbawa, yung mga empleyado mo, mga construction worker mo, nag-welga kasi merong mali daw sa pagpapalakad. Therefore, na-suspend yung project. Hindi mo may tutuloy. Wala kang empleyado eh. Wala kang construction worker. Ang punto, ikakapitalize mo ba? The answer is no. Because that welga, okay, is not necessary. Therefore, it will be treated as an expense. That's how we look whenever there is a suspension. Okay? And lastly, syempre, kailan mo ititigil yung pagkakapitalize ng expense? Ibig ko sabihin, maaaring yung utang ay nag-i-exist pa. Pero, may period na kinakapitalize mo. Pero syempre, dahil mahaba yung utang, magkaiba naman yung kwento ng utang mo, nung binaro mo, at saka nung asset. Di ba? Magkaiba sila. Okay, maaari may utang pa, pero hindi mo na kinakapitalize, but rather ini-expense mo na. Kasi nga, may panahon kung kailan ibig
tigil mo yung capitalization. Yun ang nga yung tinatawag na cessation, di ba? Cease, di ba? Disease, di ba? Patay, di ba? Ang punto natin, cessation is pagtigil. Kaya mo talagang titigil. When the physical construction of the asset is complete. That is the general rule. Meaning, di ba, qualifying asset nga siya? Paano kung sakaling tuloy na? Ready na siya for intended use. Therefore, titigil na ang capitalization kasi nga ready na siya. Okay, again, kung sakaling 10 years yung utang mo, na-construct mo lang siya, let's say, for 2 years, 2 years yung interest, ang entry mo, debit, asset, credit, cash. Kasi nga, hindi pa tapos nung 2 years period na yon. Pero after that, yung remaining 8 years, hindi mo na i-debit sa asset account, but rather, babalik ka dun sa general rule, sa interest, which is a finance cost, you debit interest expense and you credit cash. So again, titigil ang capitalization when the physical construction of the asset is complete. That is the general rule. Okay? Liwanagin pa natin, tapusin na po natin. Dito tayo sa accounting for borrowing costs. Malamang nangutang ka dyan. Interest naman kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Okay, itong utang mo na to can be classified into two generally sa topic na to. Okay, we have the specific borrowing and then the general borrowing. Specific borrowing meaning, nangutang ka talaga for that specific purpose of the construction. So meaning talagang directly ang effect nun. Talagang yung inutang mo ay para dun sa gagawin mong qualifying asset. Therefore, all of the borrowing cost will be capitalized, yung lahat ng interest na yan. Actually, may formula pa nga dito, all of the actual borrowing cost will be capitalized. Pero, kung sakaling meron kang investment income, because of that borrowing, you have to deduct. Sir, paano nagkakaroon ng investment income? E, nangutang ka. Ang punto nga, let's say nangutang ka 10 million para makonstruct yung facility. Pero hindi naman agad-agad o isang bagsakan mong ginagamit itong buong 10 million, di ba? Maaring sa unang buwan, 2 million muna, may unti-unti hanggang matapos, hanggang masabi mo 10 million talaga ang kailangan kong pera para makonstruct. Di ba? Ang punto ay staggered or unti-unti yung paglalawas mo ng ano ng expenditure dito sa iyong ano, construction. E ngayon, in between, sabi mo 2 million pa naman yung kailangan ni eh. After 6 months pa ilalabas yung additional 4 million. In between, anong ginawa mo? Kasi nga, substantial period of time, yung mga perang hindi pa kailangan, in-invest mo sa ibang bagay. Let's say, nilaro mo sa stocks, di ba? Or let's say, nagkaroon ka basa ng investment. At dahil dun kumita ka. Ang tanong, yun bang kinita mo na yun will be treated as an income? The answer is, in this particular scenario, hindi rin. But rather, it will be deducted. Kasi nga, specific yung borrowing. Alam mo, may purpose yan. Nagkataon lang parang in between, ginamit mo kumita. Therefore, yung kita na yun, kailangan natin i-deduct dun sa mga expenses natin. Kasi ang idea, hindi mo naman nga kasi kailangan lahat. So, hindi din dapat i-recognize lahat as interest expense. Kasi yung iba na i-invest mo pa nga eh. So, kunin lang natin yung neto. Dahil yun lang naman talaga, yung totoong naging borrowing cost mo on that construction. Di ba? Specific nga kasi. Okay, so that's the formula. And then let's move on. Ano naman itong general borrowing? Ito naman yung scenario na itong entity maraming utang. At yung utang niya hindi niya ina-identify kung ano yung specific purpose. Basta yung idea, may utang kami, let's say 10 million, kung anong mga kailangan na bahagi ng aming operation, therefore doon namin gagamitin. Kaya nga ang sabi general para sa lahat. Di ba? Example, gumagawa siya ng inventory, dito niya kinuha yung 6 million. Diba? Meron siya pabayarang utang, dito niya kinuha yung 1 million. Nagkukonstruct din siya, dito niya kinuha yung 2 million. Diba? Something like that. So ang pundo, depende kung anong pangangailangan, doon siya kumukuha ng pundo. That is what we call general borrowing. At maaari na hindi lang isa yung utang niya, madami. Madaming general borrowing siya. Okay? Now, how do we compute for the borrowing cost for that? Ano yung kinakapitalize dyan? We have here, sabi dito, it can be capitalized if used for acquiring qualifying asset. So dun sa example natin, malamang yung 2 million, okay? Yung 2 million na yon, yung interest nito, okay, pwedeng makapitalize as cost of the asset. Kasi nga, you use that in order to acquire that qualifying asset. To appreciate, meron siyang formula. We have to determine the average carrying amount of an asset. Ito yung base. Diba? Yung other words nito is what we call average expenditure.
Ang idea nga kasi, hindi mo kaagad nilalabas yung buong amount, but rather, staggered. Therefore, gagamitin mo yung month's outstanding method. Kukunin mo yung average para malaman mo magkano ba talaga yung expenditure mo related on that particular construction. Kasi diba, interest is a function of time. And borrowing cost, in essence, is also interest kahit kinakapitalize siya. Ang ibig kong sabihin, let's say, kumuha ka sa general borrowing, 2 million, pero November na, November 1, dalawang buwan na lang. Ang punto, yun bang interest ng pang buong taon ay ikakapitalize mo? The answer is no. Bakit? Eh kasi November mo ginamit yung 2 months na lang. Therefore, dapat yung interest nun related lamang dun sa time period na ginamit mo nga dun sa qualifying asset. That's why ang sabi dito ay average. Average expenditures ang base. And then malamang mayroong percentage na imumultiply dyan. Ang ginagamit po is yung tinatawag na average interest rate. Bakit? Saan kukunin yung average? Applicable lang yung pag-a-average kung sakali na marami kang general borrowing. At dahil nga siya ay general, hindi mo na alam kung saan talaga kinuha itong 2 million. Ay paano kung may utang pa siyang iba, 3 million, meron pa siyang 5 million, ay magkakasama yung mga yan. Saan ang galing yung 2 million? Hindi mo na alam. Eh ngayon, itong mga utang na to, may kanya-kanyang interest rate. Let's say 10%, 8%, 7%. So what we do? Ano gagawin natin? Kailangan nating kunin yung average interest rate ng mga utang na yun, kung madami. Pero kung sakaling iisa din naman ang iyong general borrowing, malamang, okay? Hindi mo na kailangan i-average, iisa din ang lalabasan yan. Okay, so ang other term nga pala dito sa average interest rate is the what we call capitalization rate. Kasi nga yun yung rate na gagamitin mo para i-capitalize. Diba? Yan yung pagiging asset. Yan. When you do that, when you multiply that, therefore you will get is what we call borrowing cost yung kinakapitalize. Meron lang caution niya ng konti. At ano po yun? Okay? Kung ano man ang lalabas dito, di ba supposedly, yan ang ikakapitalize natin, dapat hindi daw siya mag-i-exceed dun sa actual borrowing cost. Kasi yung idea, this is just a computation, mathematical computation, na normally mas mababa dun sa actual. Ang punto natin, paano kung sakaling lumabas, mas mataas pala? Kasi di ba ina-average mo? Okay? Or yung date kung saan nagkaroon ka ng expenditure, di ba? Yung in-average mo rin yung time frame kung kailan ito lumabas. Okay? Ang punto po natin, okay? Maaaring may pagkakataon, bantayan nyo lang na kung saan yung actual borrowing ay mas mataas kaysa dun sa na-compute mo. Kung sakaling ganun ang mangyari, anong masusunod? Siyempre yung actual. Kasi nga, siya yung totoo eh. Diba? Hindi naman pa pwedeng magpalabas ka ng interest na mas mataas eh kasi yung totoo mas mababa, 'di ba? Eh computation mo lang 'yan. That's just a mathematical solution. Okay, pero kung sakaling mas mababa yung lumabas, ang assumption syempre, that is just part lang siya nung actual kasi yung mas mababa eh. Pero yung mas sobra hindi pa pwede. Comparing with specific borrowing, ang base kaagad talaga natin is the actual borrowing cost kasi nga specific iisa kasi siya. Okay? Ngayon, let's move on with the third one. What if the construction is both financed by specific and general borrowing? Simple lang yan, hahaluin mo lang sila. Ang sabi dito, yung average expenditures, una mo munang ibibigay para dun sa specific borrowing. Let's say nung dinetermine mo, 10 million siya. Yung iyong specific borrowing, 6 million. Therefore, yung 4 million lang, yun yung gagamitin mo para dun sa general borrowing. I-apply mo ito, therefore. Therefore, 4 million yung average carrying amount kasi nga, yun din naman yung average expenditure tsaka mo multiply dun sa average interest rate na dinetermine mo din dun sa pinag-usapan natin kanina. Okay? Kumbaga, hinahati mo lang sa dalawa. And then you will get, okay, how much of the cost will be capitalized. Okay? Itong discussion sa accounting sa borrowing cost, mahirap yung ituro verbally. Mas maganda dyan nagsosolve. Kasi ito more on mathematics siya. Pero yung rulings, ito na dito naman. Okay, kung meron pa man tayo pinadagdag, paano kung sakali daw na specific borrowing yung utang mo? Pero, on the process, nagamit mo rin sa ibang bagay. Let's say, pinabili mo ng inventory, pinabayad mo ng utang. Okay, what will be the treatment? Needless to say, hindi siya specific. Eh, ginamit mo sa kahit ano, di ba? Therefore, that specific borrowing will be converted into what? General borrowing. Ihalo mo dito. I-apply mo yung rulings dyan. Okay? So, I believe marami na po tayo nabanggit dito sa topic na qualifying asset. Gusto ko lang i-emphasize,
Hindi lang siya para sa PPE, but rather pwede nito sa ibang klase ng asset. At tanggalin na po natin yung ating thinking na lahat ng interest ay palaging expense, pero pwede rin maging asset, di ba? Kung sakaling needed siya sa construction, di ba? Na nagmutang ka kasi kailangan yun, okay? And again, ang unang yung laging tatanungin, kasi baka lituhin ka sa theories, is the asset qualifying asset? Kasi kahit may utangan, kung sakaling hindi naman siya qualifying asset, they will be treated as an expense. At kung sakaling nag-enjoy ka sa discussion na to, bilang suporto sa amin, maaari nyo namang i-like itong video lecture na ito. Pero kung sakaling gusto mo pa na mag-enjoy, may mas matutunan sa property, plant, and equipment accounting, nandito pa yung iba naming mga discussion, maaari nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.